Sa ngayon, kapag sinabing Julius Caesar, ang nasa imahe na nakikita natin ay ang stoic na leader, ang founder ng Roman Empire, at isang general na kinangker ang mga barbarong Gauls. Pero ang isang bagay na hindi gaanong napag-uusapan ay ang masiglang sex life ng leader na ito. Sobrang tindi nun na maging ang legions niya ay kumakanta ng mga awitin tungkol doon tuwing nagmamarcha sila ng mahaba. Nung kabataan niya, kilala si Julius sa pagkocrossdress at pagpiplay ng role bilang isang babae sa isang relasyon sa ibang lalaki. Madalas siyang nasa court ng Haris ni Comeda IV ng Bithynia na modern day Turkey na ngayon. At yun palang mismo ay nagpatindi sa mga rumors o mga kwento-kwento sa buhay ni Caesar. Pero bago tayo magsimula, paki-like at paki-follow na rin po pala ang aking Facebook page. Magpo-postin po ako ng mga short videos doon. Na-like nyo na? Simulan na natin. Nung Roman times, ang sexual relationship sa pagitan ng dalawang lalaki ay acceptable naman. Pero kung ikaw ang nasa submissive role sa ganoong relasyon, ay nakakadamage yun sa reputasyon ng masculine leader ng legions. Totoo nga, ito lang ang tanging mantsa sa imahe ni Caesar bilang isang matinding chick boy. Ang sabi ay walang babae, walang asawa at walang anak na ligtas kay Caesar. Kilala itong si Julius Caesar sa pang-aakit sa mga asawa ng kakampi niya at sa paggamit sa sex sa mga aristokratik na babae para ma-improve ang political status niya. Malakas din siya gumastos at madalas e pera ng bayan pagdating sa mga prostitutes. Nabigyan ng palayaw na bad adulterer itong si Caesar. Nung kasagsagan ng isa sa mga triumphs ni Caesar o pagkapanalo, ito ang kinakanta ng mga sundalo niya. Matangkad itong si Julius Caesar. Karamihan ng mga Romans kasi ay hindi naman at may fashion sense siya. Nung kabataan niya talagang pogi ang tingin niya sa kanya. Sinasabi rin na ang sense of humor niya ang nakadagdag ng tsansa niya sa mga chicks. 3 beses siyang kinasal pero di no natigil si Caesar mula sa pagkakaroon ng maraming kabit. Isa na nga sa naging asawa niya ay si Cornelia. Kinasal sila dahil sa political reason. Pinanganak nito si Julia, ang tanging legitimate child ni Caesar. Namatay siya noong 69 P4 Common Era. Ang pangalawang asawa niya ay si Pompeia. Dinivorce siya ni Caesar matapos ang isang scandal nang si Publius Claudius Pulcher na nakadamit pang babae ay nakita sa isang ceremony sa Bona Dea kung saan bawal ang mga lalaki. Kumbaga pinagdudahan niya siguro, so ayun, naghiwalay sila. Ang pangatlo ay si Calpurnia, na natiling loyal tong si Calpurnia kahit na sandamakmak ang kabit ni Julius. Kasama doon si Cleopatra, ang reyna ng Egypt. Sinabi niya sa kanya ang panaginip niya tungkol sa assassination nito. Noong Roman times, ang definisyon ng kasal ay hindi para manatiling loyal sa asawa mo. Allowed kang makipagtalik sa ibang babae o lalaki, basta hindi ito nakakaya sa Roman society at gagawin ito ng discreet, kumbaga pasikreto. Ang pinakasikat na mistress ni Caesar ay ang reyna nga ng Egypt na si Cleopatra. Ang alamat kung saan binalot ni Cleopatra sa malaking carpet at inismuggle si Caesar ay talagang sumikat ng husto. May anak si Cleopatra at si Caesar na pinangalan ng Caesarian na ang ibig sabihin ay Little Caesar. Pinaniniwalaan ng affair sa pagitan ni na Cleopatra at Caesar ay isang one-night stand lamang. Hindi sila kinasal dahil labag to sa batas ng Roma. Siyempre nga naman, taga-Roman siya tapos si Cleopatra ay sa Egypt, so malabo. Sa isang okasyon, habang nagsasalita si Caesar sa harap ng Senate, isang messenger ang pasimpleng nagbigay sa kanya ng isang papel. Ang mortal na kaaway niya na si Senator Cato the Younger ay inantala ang speech at sinabihan si Caesar na basahin ng malakas ang nilalaman ng liham. Pinaniniwalaan ni Cato na ang liham ay naglalaman ng ebidensya sa involvement ni Caesar sa notorious na Second Catilinarian Conspiracy. Ilang beses niyang gini Caesar na may koneksyon doon ng liham. Pero sa huli ay napilitan din siyang basahin ng malakas ang nilalaman sa harap ng buong Senado. Ang totoo, yun pala ay isang love note mula kay Servilia, ang kanyang mistress na half-sister ni Cato. Laman ng liham kung gaano niya kagusto si Caesar at talagang matitindi ang mga salitang ginamit. At napahiya si Cato sa buong harap ng Senado. Ang anak ni Servilia, si Marcus Brutus, ang paborito ni Caesar. May mga sabi-sabi na siya daw ang ama nito, pero malabo yun dahil 15 taong gulang pa lamang siya nung pinanganak yun. Maayos ang trato ni Caesar kay Brutus. Ay pakumampi siya sa kalaban ni Caesar na si Pompey. Inutusan ni Caesar ang mga tao niya na huwag sasaktan itong si Brutus. Nung assassination ni Julius Caesar sa Roman Senate noong 44 B4 Common Era,
Lumalaban pa si Caesar sa mga umaatake sa kanya, pero nang makita niyang papalapit na si Marcus Brutus, tumigil siya sa paglaban at sinabing, "Pati ikaw, anak ko." Iba ito sa mas kilalang version na ang sinabi daw niya ay "Et tu, Brute?" o "At ikaw, Brutus?" At ang bigay ng hint na talagang trinato niyang anak itong si Brutus. Kumbaga, parang ang sakit nun kasi trinidor ka ng sarili mong anak. Ang Roman society ay nagpo-promote ng sexuality. Legal at public ang prostitution. Ang mga bahay ay may mga pornographic paintings. Walang moral punishment sa mga lalaki na ini-enjoy ang pagtatalik sa ibang babae, pati na rin mga lalaki, kahit pa sila ay inferior pagdating sa status. Basta ba ang aksyon nila ay hindi sumusobra, okay na okay to pagdating sa Roma. At ito ang kwento tungkol sa sex life ni Julius Caesar. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!